Isang ginang mula sa Nueva Ecija ang humihingi ng tulong sa malasakit at work. Ito'y para sa kanyang apo na may butas sa puso at kailangang maoperahan. Ang kanyang kalagayan, ating panoorin. Dalawang linggo pa lamang ang nakalilipas mula ng isilang ang 5 buwang gulang na si Samantha Beatrice Sanguyo nang ma-diagnose siya ng sakit sa puso. Ayon sa kanyang lola na si Marilyn, napansin nilang nangingitim ang labi ng kanyang apo. February pong 24 po siya ng anak. After 2 weeks po, galim ng anak. Naiuwi na po namin ng bahay. Tapos magpupunta lang po ako sa bahay nila at ayosin po yung birth certificate. Nangitim po yung labi po niya. Dahil dito ay nagpasya siya na dalhin sa pinakamalapit na ospital si Samantha sa kanilang lugar. Pagkakita sa kanyang apo ng attending physician, ay sinabihan na sila na kailangan ng i-confine ang sanggol. Agad na isinailalim sa iba't ibang laboratory test si Samantha at dito na nakitang may butas ang kanyang puso. Ayon pa sa doktor, may pneumonia din ang kanyang apo. At para maagapan, agad na dinala sa intensive care unit ang sanggol. Sabi ko po, dadali na namin sa hospital at check up lang. Ikinumpay na po siya, tapos in-x-ray. Na pneumonia po, may flema, tapos butas daw po yung puso. Mahigit 2 linggo ding umanong na-confine si Samantha at ayon sa doktor ay kailangang ipagpatuloy ang gamutan ng kanyang apo kahit ito ay nasa kanilang bahay na. Subalit makalipas ang 2 linggo, ay muli na naman nilang dinala sa ospital si Samantha. Ayon sa doktor, tanging operasyon na lang ang luna sa sakit ni Samantha. Subalit ang malaki nilang problema ay kung saan sila kukuha ng pera para sa operasyon, lalo't malaking pera ang kailangan dito. Ang ama umano ng kanyang apo ay isang menor de edad at wala pang hanap buhay. Habang ang kanya namang anak ay wala ring maayos na pinagkakakitaan. Umaasa na nga lang sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa kanilang mga kamag-anak. Nananawagan siya ng tulong sa malasakit at work para magpagpatuloy pa nila ang gamutan ni Samantha. 17 lang po yung papa niya at 18 naman po yung mama. Anak ko po yung lalaki. Gastos po namin. Hindi mo lang po sa kapatid ko, sa pamangkin ko. Para po sa problemang iyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Ms. Angel May Barbadillo mula sa tanggapan ni Senator Bongo. Magandang hapon, Ms. Barbadillo. Magandang hapon po, Ms. Angelique, at sa lahat ng ating taga-subaybay at taga-panood po sa malasakit at work. Yes po, ilalapit lang po namin sa inyo ito pong problema ng ni Nanay, ano po, Nanay Marilyn. Matutulungan po ba natin sila mula po sa tanggapan ni Senator Bongo? Since the patient po, Ma'am Angelique, no, is currently admitted po sa Sibilingan Memorial Regional Hospital in Pampanga, the Office of Senator Bongo will help po sa hospital bill ni patient in a form of guarantee letter. Since meron tayong malasakit center doon, that is Senator of Senator Go, to extend immediate assistance po to our elite patient, particularly po yung patient po natin, which is yun po ang opponent natin for medical assistance po, Ms. Angelique. Yes, yeah, so thank you po for the guarantee letter. Pero maaari po ba natin silang matulungan mula naman po sa DSWD para makakuha rin ng financial assistance? Actually, Ma'am Angelique, the Office of Senator Bongo already endorsed the family to DSWD for a cash assistance. Pangdagdag pang gastos po nila, Ms. Angelique. Well, the patient rate po is already admitted, like pagpamasahin nila po, para at it is part of our augmentation po para sa family. Well, andun pa po yung patient sa hospital. Ayan, okay po. And finally, meron po ba kayong nais sabihin kay Nanay Marilyn? At Ma'am Marilyn, ito lang po ang masasabi ko na rest assured po na ang itinan po ni Senator Bongo ay bukas po na at handang tumulong po sa kanya sa maabot po na aming makakaya. Basta po susunod lang po tayo sa mga proseso and documentary requirements na kailangan i-comply para po siya po ay mabigyan ng intensive care and medical assistance from the Office of Senator Go. Ayan, maraming salamat po, Ms. Angel May Barbadillo, mula sa tanggapan ni Senator Bongo. At sa mga nais pong dumulog sa ating pong programa, maaari po kayong magpadala ninyo mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work.
maaari po kayong mag-message sa ptv@gmail.com at huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.